We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang araw! Ito ang Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Davao City, ako po si Sara Hilomen Velasco. Abangan! Lalaking dalawang araw nang natrap sa hukay sa Amadeo, Cavite, nasagip ng otoridad sa tulong ng aso. Landslide at mudslide naranasan sa Talisay City sa Cebu. At bahay nahulog sa ilog matapos bumigay ang lupa sa Ivisan, Capiz. Ang kabuang detalye ng mga balitang yan, alamin mamaya. Relief operations sa mga apektado ng flash flood sa Banaue, Ifugao nagpapatuloy matapos isailalim sa state of calamity ang bayan. Narito ang report ni CJ Torida ng GMA Regional TV Balitang Amihanan. Patuloy ang relief operation sa mga apektado ng flash flood sa Banaue, Ifugao matapos isailalim si state of calamity ang bayan. Pinapa-evaluate ko po sa MSWD yung programs ng assistance, whether in kind or in financial assistance. Aabot sa mahigit 1,000 bahay ang nasira, tatlo rito ang totally damage. Kung susumahin, aabot sa mahigit 5.3 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga kabahayan. Mahigit 1,000 pamilya mula sa 9 na barangay ang apektado ng flash flood. Kabilang dito ang mga barangay ng Amganad, Bukos, Gohang, Poblasyon, Puitan, San Fernando, Uhaj, Tam'an at Viewpoint. May mga sugatan din pero nasa maayos ng kondisyon. Umabot din sa 35 ang nasirang mga sasakyan sa flash flood. Samantala, umabot din sa mahigit 48.8 million pesos ang halaga ng pinsala ng flash flood sa agrikultura. Patuloy rin ang isinasagawang power restoration at pag-aayos ng linya ng tubig sa bayan. We expect na matagal po yung electricity dahil maraming mga poste po na natumba. Nasawi ang isang babae matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa kasagsagan ng ulan sa upland area ng Sitio Hacienda, Barangay Gabon, Abukay, Bataan. Kinilalang biktima na si Roslyn de la Cruz Española, 27 anyos. Sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad, natutulog ang biktima nang mangyari ang insidente. Batay po sa interview mo namin sa kanyang magulang, nangyari po ay around 5 a.m. dahil po dalamin po sa walang pumupay na pag-ulan dito po sa bayan ng Abukay. Maswerte o manong walang tatlong anak ng biktima na pansamantalang namalagi sa bahay ng kanyang lola noong gabi na mangyari ang landslide. The next morning po around 7 a.m. na-discover nila na tinamaan po ng landslide yung bahay na tinutulugan nila. Yung lupa po, natabunan po yung portion po ng bahay habang natutulog po yung biktim, natabunan po siya. Umaga na raw nang malaman ng mga kaanak ni Roslyn na nadamay siya sa mga natabunan ng lupa kasama ang dalawang sasakyan. Narecover ang katawan ng biktima sa search and retrieval operation ng MDRRMO at PNP. It was clean po na due to
rain-induced po. Although vegetated po yung lugar and may sloping po siya pataas para pong yung lupa nag-absorb ng maraming tubig. Considering nag-uulan po sa Bukay or part po ng Bataan, past days po na sobrang lakas. Then nagkaroon po ng landslide, tinamaan po yung lugar kung saan po siya natutulog. Mga malalaking tipak ng bato ang humarang sa ilang residente at turista na papunta sana sa Digisit Road, Sitio Cemento, Barangay Zabali, Baler Aurora. Gumuho ang bahagi ng bundok sa lugar na bunsod ng pag-ulan. Hindi nakadaan ang ilang motorista dahil sa laki at dami ng mga dumausdos na bato. Umabot pa raw sa 5 talampakan ang taas ng ilang bumagsak na bato sa kalsada. Lagi naman siyang nagkakaroon ng landslide doon basta umuulan. Aso happen na ngayon, pato talaga malaki yung bumagsak. Meron kasi siyang isang malaki na... Ang size niya is parang isang van. Nagsagawa agad ng clearing operations sa lugar. Patuloy po natin silang pinag-iingat. Ano? May mga advisors tayo and signage naman nandiyan sa lugar. But still, nagre-remind po ang pamahalang bayan ng Baler. Patuloy na mag-iingat, especially pag ganitong rainy season. Kasi rain-induced po yung landslide po natin doon. Ako si CJ Torida para sa GMA Regional TV. Maliban sa mga naganap na landslide at rockfall, naranasan rin ang mudslide sa Sitio Languyon, Barangay Manipis sa lungsod ng Talisay sa probinsya ng Cebu, bunsod ng malakas na pag-ulan noong Linggo. Samantala, mga may-ari ng mga establisimiento sa bahagi ng South Road Properties ipatatawag ng LGU dahil sa pagbaha sa lugar. Ang detalya sa report ni Femarie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang, Ms. Dak. Muli na namang naranasan ang mudslide sa Sitio Languyon, Barangay Manipis sa Talisay City sa probinsya ng Cebu, bunsod ng malakas na pag-ulan noong Linggo. Ganun pa man, itong mga motorista at mga siklista kabilang ng ilang mga pedestrian, pinilit pa ding makadaan sa lugar. Una nang nagbabalang lokal na pamahalaan sa posibleng mudslide at landslide, lalo na kung umuulan dahil patuloy pang isinasaayos ang bahagi ng gumuhong lugar. Ayon sa mga kawani ng City Disaster ng Talisay, kahit ilang beses nang sinita ang mga motorista, meron pa ding nagpilit na makadaan sa apektadong kalsada. Because of the rainfall kagahapon, no, akong personnel gipasaka na mo dito. Now, around 3 p.m., tagatuhod ang mudslide dito. So naturally, di na siya makaagian. Even 4x4, maglisod o kaagian na. So, which is why... kanang ang amuang kuan ni mayor is that i-close jud na siya karon kung mag na rainfall. Samantala, ayon naman sa pinuno ng City of Talisay Traffic Operations Development Authority o City TODA, kung muling mararanasan ng malakas na buhos ng ulan, ipatutupad agad ang pagpapasara sa lugar at sisitahin ang mga dumadaan na hindi residente ng Barangay Manipis. Makikipag-ugnayan din sila sa mga pulis para sa mahigpit na implementasyon. I-activate na yun pagbalik ang katong closure. So, ni hatag na tagpahibaw sa atong mga barangay kapitan na i-activate. And then, ngadto po sa site mismo, ibalik to na mo pagpamutang ang katong dagko kaayo nga mga steel plate nga dunay mga tubo. Samantala, inaalam na ng mga opisyal ng lungsod ng Talisay ang sanhi ng naranasang pagbaha sa iba't ibang lugar sa syudad noong nakaraang Linggo. Isa na dito sa isang bahagi ng Cebu South Coastal Road ng lungsod. We were going to the root of the problem. Of course, kusukeng uwan. Secondly, daghang basura. But na ubang mga areas yun na akong gipatanaw nila, na akong gipatawag ang mga businesses, kay napuno og siminto ang silt, ang ilaang drainage, na dili na kagi ang tubig. Ako si Femarie Dumabok para sa GMA Regional TV. Bahay nahulog sa ilog matapos bumigay ang lupa sa Ivisan, Capiz. Makikita sa video na ito ang malakas na agos ng tubig sa ilog sa Barangay Ilaya, Ivisan sa bayan ng Ivisan, Capiz. Ayon kay Fire Officer 2 Gabriel Emmanuel Dumuos ng Ivisan BFP, alas 2 Linggo ng hapon nang maranasan ang malakas na pag-ulan at tumagal ng halos isang oras. Kasunod nito ay gumuha ang lupa sa gilid ng ilog. Nagresulta ito sa pagkahulog sa ilog at pagtangay ng tubig sa bahay na pagmamayari ni Sherlito Mercurio. Dalawa namang bahay ang partially damaged. Sa kabutihang palad ay wala namang nasaktan o namatay sa insidente. 7 residente naman ang isinailalim sa forced evacuation. Kasalukuyan silang mananatili o nananatili sa bahay ng kanilang mga kaanak. Kalaunan ay humupa na ang pagbaha sa lugar pero inabisuan ng otoridad ang mga residente na maging alerto sa posibleng paglambot ng lupa sa gilid ng ilog na malapit sa kinatitirikan ng ilang kabahayan.
Patuloy pa rin magdadala ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa bansa ang low pressure area at habagat. Nananatili sa Dagat Pasipiko ang low pressure area at may layo itong 423 kilometers east of Baler Aurora kaninang madaling araw. Ayon sa PAGASA, mababa ang tsansa nito na maging isang bagyo. Kumikilos ito ng pahilaga at palapit sa extreme northern Luzon at Japan. Dahil sa dalawang weather systems, kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Metro Manila at Aurora. Bahagyang maulap at may tsansa na bigla ang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa thunderstorms. Dahil sa abagat, ang buong Kabisayaan ay makararanas na maulap na kalangitan na may pag-ulan dulot ng thunderstorms. Mainit na panahon at fair weather naman ang mararanasan sa Mindanao maliban lamang sa mga mabubuo na localized thunderstorms sa hapon at gabi. Nagising sa mga malalakas na pagsabog ang mga residente sa Cagayan de Oro City alas 12 ng hating gabi nang masunog ang imbaka ng mga armas sa loob ng kampo ng 4th Infantry Division ng Philippine Army sa Cagayan de Oro City. Binuhog ninyo, buto-buto. Murang nag-iira din sa amo akaroon na ay mga nag-evacuate. Maraming residente ang nag-akala na may gyera dahil sa mga malalakas at sunod-sunod na pagsabog mula sa kampo ng mga sundalo. Ayon kay Major Francisco Garelio Jr., Chief ng Division Public Affairs Office ng 4th Infantry Division ng Philippine Army, nangyari ang sunog at pagsabog sa Magazine 5 Ammo Complex ng 10 Forward Service Support Unit ng Army Support Command. Ang mga malalakas na pagsabog ay mula sa 30 hanggang 40 mga bala ng 105mm howitzer rounds. Meron ding small arms ammunition sa loob ng ammo complex. May mga residente na muntik nang matamaan ng mga shrapnel. Ayon kay Major Garelio, 3 sibilyan ang sugatan dahil sa pagsabog at agad na dinala sa Camp Evangelista Station Hospital. Maraming residente ang agad na lumikas at pansamantalang nanunuluyan sa patag covered court. Karamihan sa kanila ay nagmadaling makalabas sa kampo. Ang mga pagsabog ay narinig ilang kilometro ang layo mula sa kampo. Ayon kay Major Garelio, wala silang nakikitang sabotahe sa nasabing pagsabog. Pero patuloy pa rin ang isinasagawang imbestigasyon. Mahigit 5 piso ang ibinawa sa presyo ng mga produktong petrolyo simula ngayong araw. Bagay na ikinatuwa ng karamihan sa mga tsuper at motorista sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero may ilang nagsasabi na sana daw mas babaan pa. Narito ang report. Matapos ang isang linggong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, big time rollback na naman ang ipatutupad simula ngayong araw. 5 pesos and 70 centavos ang ibinawa sa presyo ng bawat litro ng gasolina, 6 pesos and 10 centavos sa diesel at 6 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Bagay na ikinatuwa ngayon ng mga motorista sa Camarines Sur. Malaking tulong kasi ito sa kanila lalo na sa araw-araw na gastusin. Last time, isi 1.5 ko dahil na inaabot ng full tank talaga. Talagang minati talaga itong paglangkaw niya. Kaya thankfully, kung talagang tomorrow ma-roll back, maka full tank na naman ang 1.5 ko. Ayon naman kay Jim Paolo Blasco, ang station manager ng isang gasolinahan sa Pili Camarines Sur, kahit sila, apektado din ang pabago-bagong presyo ng mga produktong petrolyo. Kung rollback kasi ang pag-uusapan, aminado si Jim na malaking kawalan ito sa mga gasolinahan. Pag mataas talaga ang presyo ng fuel, hababa man sa tuyang benta. Ta, syempre si customer ta, diit sana ang tigko-consumo. Ikinatuwa din ng mga motorista at tsuper sa Iloilo City ang ipinatupad na oil price rollback. Malaking tulong daw ito lalo na sa mga bumibiyahe araw-araw. Last time, lang dako, gid nga daan. Di magbiyahe ka dako, gid nga daan nga buhin sa imo ang gasolina. Sa biyahe-biyahe mo pa lang nga daan na daw-adlaw. Ani, magsige-sige lang pagpanaog sang gatong para nga maka gulo ginawa mga gabiyay. Kaya umaasa ang mga motorista na magtuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, lalo na at nagmamahal na rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pasalamat ganit kami kung mag-5 piso.
Nagpapasalamat din ang ilang tsuper sa Davao City. Pero ang iba, gusto pa ng mas malaking tapyas sa presyo. Kami makabawas-bawas na ganyan na. Kaya murag karoon income na mo, igo na yung gasolina. Mas maubos pa kung dungagan pa yung rububos. Pareha sa una ba? Sa General Santos City, umaasa rin ang ilang tricycle drivers sa big-time oil price rollback. O diha yun sir, kaya bago tamo biyahe ugma sa buntag, ginhalang full tank yun taan sir. Kaya atong i-kuan ba, i-grab na to ang 5 pesos nga rollback. Murag kulang paghihapon ang pagbaba. Ay grabe ka, manro sa mga gasolina ba, patip ka taasa ba? Ito na ang pinakamalaking oil price rollback simula ng magsimula ang taon. Sa datos ng Department of Energy, simula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, umabot na sa mahigit 17 pesos ang ikinalta sa bawat litro ng gasolina, 21 pesos sa diesel at sobra 26 pesos sa kerosene. Ayon sa DOE, ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo ay epekto ng lockdown sa Shanghai, China at ang pagtaas ng interest rate sa ibang bansa. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Lalaking dalawang araw nang natrap sa hukay sa Amadeo, Cavite, nasagip ng otoridad sa tulong ng isang aso. Ang detalye sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sa amateur video na ito, makikita ang pagsagip ng otoridad sa isang lalaking nahulog sa hukay sa barangay Banay-Banay, Amadeo, Cavite. Naging pahirapan ang pag-rescue dahil aabot sa 20 talampakan ang lalim ng hukay. Tumagal ng higit 30 minuto ang rescue operation. Ang ginawa ng tropa, actually ang bumaba dito is yung tao ko, si Fire Officer Juan Lawrence Oyog. So nagkandak ng rescue operation, naglagay ng rope system para makababase at papunta doon sa sinasabi natin na balon. Nakilalang biktima na si Edison Sanay Jr., 25 anyos. Ayon sa ina ng biktima na si Nanay Miriam, Webes pa nang mapaulat na nawawala si Edison matapos itong magpaalam na pupunta sa simbahan. Pero hindi na nakauwi ng bahay si Edison hanggang sa nalaman na lamang na nasa malalim na hukay ang biktima. Dahil sa walang tigil umanong tahol ng mga aso sa lugar, labis umanong nanlumo si Nanay Miriam sa naging kalagayan ng anak sa madilim at malalim na hukay. Sa may hukay, meron po doong bahay. Yung mga aso daw po panayang tahulan doon. Naawa po ako kasi unang-una po, alam ko po na may sakit siya. Tsaka hindi ko nga po lubos maisip na napunta po siya doon kasi madalas naman po, dito lang siya sa may kalsada pumupunta. Ayon sa rescue team, posible manong nadulas ang biktima habang papunta ito sa simbahan dahil sa mga naranasang pag-ulan. Himala o manong walang tinamong sugat ang biktima sa pagkakahulog niya sa malalim na hukay. Pero mas malala o mano ang sasapitin ng biktima kung hindi siya agad natuntun sa hukay. Siyempre una, wala naman siyang makakain doon. Wala rin tubig. May tubig, madumi. Kasi umuulan. Possible, hanggang sa manghina na siya dahil sa kakulangan ng pagkain ng tubig, ay mawawala na siya ng malay doon. Nagpapasalamat si Nanay Miriam sa mga rescuer na sumagip sa kanyang anak. Paalala naman ng otoridad na iwasang dumaan malapit sa hukay dahil madilim at madulas sa lugar. Madulas ang lupa at madamo na po roon, baka po mangyayari uli iyon, hindi kagad kayo makita or kung ano pang mangyayari sa inyo kung sakaling mahulog pa kayo doon or sana naman ay wala nang mangyayari pang ganoon. Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV. Isang lalaki ang binaril sa harap ng isang tindahan sa Bacolod City. Patay ang isang 46 anyos na lalaki matapos barilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa harap ng isang tindahan sa Barangay Mandalagan, Bacolod City, Sabado ng gabi. Kinilala ang biktima na si Giovanni Gonzalez. Ayon sa mga residente, isang rider na naka-helmet ang huminto sa harap ng tindahan at binaril ang biktima na tinamaan sa likod ng kanyang ulo. Ayon sa pamilya ng biktima, dating gumagamit ng ilegal na droga si Gonzalez pero nagbago na raw ito mula nang magkasakit. May mga pinaghihinalaan din daw sila na posibleng bumaril sa kanilang kaanak. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. Ito na ay 16 na shooting incident na naitala sa Bacolod City simula noong Hunyo at pangatlo ngayong buwan. Underwater drone natagpuan sa baybayin ng Pasukin, Ilocos Norte.
Isang palutang-lutang na bagay ang nakita ng isang manging isda sa karagatang bahagi ng Pasukin, Ilocos Norte. Dinala ito sa pangpang ng Barangay Davila. Naalarma ang mga residente at opisyal ng barangay kaya agad silang nag-report sa kinauukulan. Inilarawan ng pulisya ang natagpo ang bagay na mabigat at ang kulay nito ay madaling itago sa ilalim ng dagat. Nasa kustudiya na ng pulisya ang surveillance equipment. Inaalam ng pulisya kung saan ito nagmula. Base sa inisyo na ginawa na pag-examine ng ating mga kasamahan sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, at ito ay sinabi nila sa atin na ito ay underwater surveillance equipment. Limang estudyante ng Sarat National High School sa Ilocos Norte pasok sa World International Mathematical Olympiad na gaganapin sa Seoul, South Korea. Kilalanin natin sila sa report ni Trace De Leon ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Isang karangalan para sa Sarat National High School sa Ilocos Norte na manalo sa katatapos na Thailand International Mathematical Olympiad ang lima nilang estudyante na parehong gold medalists. Pagpupugay ang iginawad kina Charlie Ketula, Cesar Respicio Jr., Jezreel Gudoy Jr., Maria Cassandra Rich Duque, at Christian Ray Malvar. Lahat sila ay qualifiers sa World International Mathematical Olympiad na gaganapin sa January 2023 sa Seoul, South Korea. May two rounds actually yung team mo, sir. Yung una is yung heat round, which is pag naka-medal ka ng either gold, silver, or bronze, pasok ka sa finals. Ang aming coach ay nagbibigay ng different activities with different sets of international math olympiad questions. Lahat ng pagod at pagpupursige ng limang math wizards ay nagbunga. Hindi raw madali, pero dahil sa kanilang pagsusumikap, determinasyon at tulong ng kanilang coaches, naging posible ang imposible. Mahirap po, pero salamat sa ilang beses na pagre-review sa amin ng coach namin. Kami po ay nakokwalify hindi lang sa division po, division level, kundi pati rin sa regional. Consistent po na kami po yung nagna-number one. Isang malaking karangalan hindi lang sa kanilang mga sarili, pero sa kanilang pamilya, mga guro at kapwa mag-aaral. Ang makarating at makilala sa ibang bansa ay patunay na sadyang magaling ang mga Pilipino sa anumang larangan. Focus, number one, focus and concentrate. Be humble and ask assistance, not just for the people around them, but importantly, God. Ako si Trace De Leon para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw sa isang bisikleta sa labas na isang bahay sa Barangay Baras, Canaman, Camarines Sur. Nakuhanan ng CCTV ang isang lalaki na lumapit sa bisikleta at dahan-dahan itong kinuha. Tiniyak din ng lalaki na walang ibang tao sa lugar bago tuluyang lumayo, tangay ang naturang bisikleta. Labis naman ang panghihinayang ng ama ng may-ari nito dahil 2 linggo pa lamang nang iregalo niya ang naturang bisikleta sa kanyang 17 anyos na anak. Umaasa naman ang mga ito na maibabalik sa kanila ang ninakaw na bisikleta. Napablatter na rin ito sa mga otoridad para sa kaukulang aksyon. Yuli niya. Oh, siyempre, bako mo. Yuli mo. Sabi ko, araw ka nito may CCTV. Maski sa'yong ka maglupalop na Pilipinas, tiling ka. Dibistado ka. Paggawa ng cashew nuts, kumikita ang kabuhayan sa Bagak, Bataan. Yan ang balitang hati ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Isa sa paboritong kutkuti ng mga Pinoy ang cashew nuts at sa bayan ng Bagak, Bataan, kung saan makikita ang ekta-ektaryang puno ng kasoy, masisilayan ang proseso sa paggawa ng favorite snack nuts. Fresh from the cashew farm ang produkto. Ibibilad muna sa araw ang mga buto ng kasoy, tsaka diretso sa processing facility. Dito binibiyak ang mga buto at tsaka maselang inaalis ang balat. Pagkatapos, isasalang ng ilang minuto sa oven at kapag malinis at wala nang natirang balat, dito natitimplahan sa flavor na nais. Pwedeng dry roasted, plain, o di kaya salty cashew nuts. At the beginning, na-ignore lang yung value ng kasoy. Pagkatapos hanggang maisip namin na pwede palang i-propagate, pwede palang i-process sa Bagak.
may potential. Instant kabuhayan sa mga residente ang pagluto ng cashew nuts. Kahit pa kasi sa panahon ng pandemya, nagsisilbi itong kabuhayan ng mga residente. 5 taon na nagtatrabaho sa processing facility si Aling Nerissa. Dahil dito, napagtapos niya sa kolehiyo ang 2 anak. Patrabaho na tuloy-tuloy, hindi yung pahinto-hinto, hindi seasonal. Bagamat seasonal ang nuts, ang kasoy, pero ang trabaho po namin ay dire-diretso. May tuturing na healthy food ang cashew nuts. Mayaman kasi ito sa protina, fiber, at healthy fats. The best rin ito na antioxidants. Ako si Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV. Mga kalabaw na nilagyan ng palamuti, ibinida sa Sakayan Festival sa Isabela City sa Basilan. Tunghayan sa report na ito. Bilang pagdiriwang ng Sakayan Festival sa Isabela City sa Basilan, ipinarada itong mga kalabaw na binihisa ng mga bulaklak at mga dahon, sinuotan ng sombrero at iba pa, habang hila-hila ang karito na may prutas at gulay mula sa mga sakahan. Kabilang sila sa nagpasaya sa pagdiriwang ng kapistahan ng patron ng Santa Isabel de Portugal. Ayon sa mga magsasaka, pinatunayan muli na farmer's best friend ang mga kalabaw dahil ito pa rin daw ang kanilang maaasahan kahit may mga farm equipment na dahil nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Marami na ito na naitulong sa pamilya ko, sir, sa paghanapbuhay. Lalong-lalo na sa pag-aaral ng aking mga anak. Samantala, ngayong ibinalik na ang face-to-face na mga aktibidad sa kapistahan, nagsagawa din sila ng sakayan boat race na nilahukan ng mga mangingisda kung saan lahat ng mga sumali ay nakatanggap ng papremyo. Ang sakayan o bangka, ang mode of transportation ng mga residente sa katabing isla ng Malamawi at ibang bayan para makapunta sa mainland Isabela. Comeback din po ito ang Regatta 2022 and we want to highlight the importance of our sakayans or our boats in the island life of Isabela City and the whole province of Basilan. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV. Mapapanood niyo ang episode na ito at iba pang pinakauling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe buttons para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, maninilbihan na buong puso para sa Pilipino.